Sa pag-i-explore ni Ka-TH sa kanyang site ay meron siyang naengkwentro na isang malaking kakaibang bato kung saan ang kulay nito ay puti. Ngunit ang sadyang pinakakakaiba dito ay meron itong limang mga butas sa kanyang ibabaw. Meron itong limang mga butas kung saan ang mga pagkakaayos ng mga ito ay kahuwig ng limang dots sa isang bahagi ng isang dice. Dahil sa gustong malaman ni Ka-TH kung ano kaya ang posibleng kahulugan nito, ay kanya itong kinuhanan ng aktwal na larawan. Meron lamang siyang nag-iisang kuha na siyang ating susuriin sa video na ito. Ang ating nakikitang larawan na ito ay ang aktwal na kuha ni Ka-TH sa naturang bato. Mapapansin natin na ito nga ay kulay puti na parang may pagkakahawig sa simento. Sa bahagi na ito ay ating nakikita ang limang mga butas na napansin ni Ka-TH. Base sa aking sariling pananaw, ang pagkakaayos ng mga butas na ito ay pasadya na sadyang nagbibigay ng sinyalis na ito ay isang man-made. Sa madaling salita, masasabi ko na ito ay isang lehitimong marka. Ang limang mga butas. Ang aking pagbasa sa limang mga butas na ito ay sumasagisag ito ng mga lokasyon. Ibig sabihin ay may limang mga lokasyon sa naturang lugar kung saan ay may iniwan ang mga sundalong apon na mga mahahalagang marka. Ang naturang lugar ay meron itong apat na mga sulok. At sa saktong gitnang bahagi o sentro ng mga ito ay kung saan naman nakabaon ang pinakadeposito. Posibleng ang apat na mga sulok ay meron na rin itong mga nakabaong deposito. Pero nakadepende ito sa kung anong marka ang iyong madadatnan sa mga sulok na ito. Ang masasabi ko kay Ka-TH. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong pagkalap ng mga marka sa paligid ng iyong site, lalo na sa mga sulok na bahagi nito. At kung nagawa mong hanapin ang apat na mga marka sa apat na sulok nito, madali mo nang matutukoy ang gitnang bahagi kung saan nakabaon ang pinakadeposito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.